Papa Bear, meron kang tanong kanina, may hanging question. Oo nga pala. Nakabitin ayan, po yung si, kabitin kasi exciting din to eh. Dapat sagutin to Doc F pag di niya to nasagot. Bahala ka, Doc. Sabi niya, Doc F, bakit ang mga dentista pangangangahin ang pasyente? Pag nakanganga na, sa kanila kakausapin. Ang nakakapagtaka, lalapit pa ako sa camera, doon nila naiintindihan kapag nagsalita na yung pasyente, nakanganga, Doc F, stay healthy. Alam mo, na-amaze din ako dyan, no? Kasi, syempre ako nagpupunta rin sa dentista. Tama ka, no? Pag nakanganga ka, they ask a lot of questions. Tapos ikaw, parang you try to answer them back. Nagkakaintindihan kayo kahit... Totoo, di ba? Ang masasagot ko dyan, para lang yan, doktor. Di ba? Pag nagsulat kami, hindi masyado naiintindihan. Pero, pumunta ka sa pharmacy, naiintindihan nila. So, parang, merong sarili kayong language. Probably, ang mga dentista, they got used to it na... konting ano lang, alam ko na sila sabi nito. So, yun. Siguro it's so, a matter of profession. No? Mahirap maging dentista pala, no? Pati pag-aaralan mo, nagsasalita na ka nga. May Tres Valles. Si May. Uy, si Miss May. Hello po. At saka sa kanyang family. Pag magdo-doktor po ba, isa sa requirement ay magulong penmanship. Dumating na po ba sa punto na di nyo maintindihan ang sarili nyong sulat, Doc F? No, it's not a requirement. Pero kasi, ako, I have a good penmanship. No? As a maganda, very legible yung pagsusulat ko. Pero napansin ko lang, kapag medyo busy na, masyadong mabilis na yung pagsusulat mo, that's the time na hindi siya nagiging understandable na. And it happens to me also. Pag I'm in a hurry, ang dami-dami kong sinusulat, ang dami-dami kong tinitignan. Para siyang shorthand na, mga code na lang nilalagay ko, para lang matapos yung trabaho. So I think that's the problem. Yung busy life namin and schedule. That's affecting our penmanship. Pero ako, so yung mga pharmacists, pinag-aaralan talaga nila mga ganong sulat ng doktor. Feeling ko yung pinag-aaralan lang nila. Kasi, nakasanayan na, like, first letter end of the letter. Tapos, syempre, meron siyang instructions, diba? Take one tablet every 12 hours or every 8 hours. So, there are medications kasi na alam naman nila na every 12 hours, every 8 hours. So, more often than not, yun yung fina-follow na lang siguro nila. Meron akong kwento tungkol kay Doc F one time. Lagi kami magkasama ni Doc F before, no, sa Manila. Ngayon, may sakit ako. Siyempre, may doktor akong kasama. Nagpa-check up ako sa kanya. And then, what we did, bumili kami ng gamot na walang reseta. Alala mo yun, Doc? Tapos pinakita ko yung PRC ka? Oh, tapos sabi mo, no, I'm a doctor. Musta Paps! Musta Paps! With Papa Kiko, Papa Bear, and Doc F. Tuwing Linggo, 9 p.m. Philippine Time. Sa V81 Radio, Worldwide.